Paano niyo po Pero nasabi na involved po si Congressman Duterte sa smuggling? ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang i-vice mayor. So pumayag ako and then kinausap ko si Attorney Customs Collector Attorney Bangkoy, Attorney Edward Revoco ang assistant, and then yung chief ng assessment na si Attorney Valdez. In fact, every week nag-deliver ako ng pira sa kanila. To si Attorney Bangkoy as collector, 2 to 3 million per week yan. And then yung si Edward Revoco, 1 to 2 million per week, depende yan sa arrival ng mga container van ni Paulo Duterte. Nagwi-withdraw po kami ni Mark Suico ng pera every Friday po ito sa tatlong banko. Number 1, BDO. Number 2, East Swiss Bank. And number 3, Mindanao Network Bank. Ito po ang rule ko. Nag-export ako ng bribe money per instruction po ni Vice Mayor Paulo Duterte. Sa tingin niyo po ba tuloy pa rin din ang smuggling operations nila? Sa tingin ko po, hindi lang po Port of Davao. Nationwide na po ito na activities kasi si Pulong is very powerful na ngayon. Kung marinig natin sa mga balita sa national dito sa Port of Manila. Pero sa tingin ko, pinakamalakas talaga, hindi lang Port of Davao, yung iba-ibang port ng Mindanao. Tuloy-tuloy po ito kung hindi ito maimbestigahan.